Good day mga sir. So ngayon, may tuturo na mga ko sa inyo tungkol sa duplicate CR with transfer phone chip. So pasensya na kayo sa aking background, medyo maingay kasi umuulan. So patuloy natin mga sir. Paano sir, pag yung ako na mismo na may-ari ng sasakyan o nabili ko na yung sasakyan na wala ako yung CR eh hindi ko pa natatransfer phone na chip. Yan, may tanong sa akin ng isang sir natin. So, ito lang sir. Simple lang yan. Kailangan natin ng dapat merong Xerox copy ng OCR. Basis to. Para sa LTO. So, kung meron ka ng merong OCR na copy, saka restrado naman yung inyong sasakyan, pwede nyo na itransact. Diba mga sir? O kaya pwede nyo naman isabay yung registration ng inyong sasakyan. So, ano mga kailangan sir? Unang-una sir, kailangan natin is yung deed of sale ng sasakyan na binili natin na dapat notarized na. Tsaka yung may perma na kayong dalawa ng pinagbilian nyo ng sasakyan. So pag meron kayo nito, notarized na, kailangan nyo din ng affidavit of loss. Affidavit of loss ng CR. So nakalagay ulit doon na hindi siya encumbered, hindi siya nahuli, o hindi siya naging collateral sa kahit anumang bangko. So ang sino na sir ang pipirma dito? So pipirma dito mga sir is yung bagong owner na. So yung affiant dito is yung bagong owner na, yung vendee dun sa deed of sale. Tapos ang nakalagay lang dito sa part na ito, may papakita ko na lang somewhere in the screen, na nakalagay dito na by way of deed of sale dated. So, kaya nauna yung deed of sale na sinabi ko na dapat notarized na siya. So, pag meron na kayo noon, check nyo rin kung saan kayo magta-transfer na district office ng LTO. Kung parehas, gaya ng mga sinabi ko dati, parehas doon sa nakalagay sa field of office, sa CR, ng pagtatang sa kanyo na office ng LTO, doon na tayo sa SPG, susunod. Pero kailangan nyong magpa-stencil. Pero pag hindi, hindi sila same dun sa field of office, dun sa pagtatran sa kanyo, kailangan nyo magpa-gawa ng confirmation. Gaya pa rin na dati, for checking ng mga details ng sasakyan na binili ninyo. Pag nagpagawa ng confirmation, kailangan din ulit ng stencil ng sasakyan para mapaverify yung engine tsaka chassis kung tama sa kabilang district kung saan yung dating CR ng sasakyan. So, pag tumating na yung confirmation na galing sa district office na nakalagay sa CR ninyo, susunod doon is bibigay sa inyo. O babalik sa inyo yung confirmation. O kaya kahit Xerox copy lang, dito sa baba, mapapansin nyo, may nakalagay dyan na reply. So, ibig sabihin, pag may details na yun, may reply na yung kabilang office. So, pag meron na yun, binalik na sa inyo na LTO. Susunod na step is sa ating gawin, HPG, for verification na hindi carnap yung inyong sasakyan. Ulitin ko ulit mga sir, gaya ng mga sinabi ko sa mga nakaraang video ko, valid for 7 days lang ang HPG. Double check natin palagi na hindi tayo ma-expirean ng HPG para hindi sayang yung oras natin mga sir. Good for 7 days lang siya mga sir. Base tayo palagi sa date ng HPG. Kasama din dito sa HPG yung crime lab. I-check doon kung parehas yung engine tsaka chassis ng sasakyan sa naka-indicate sa LTO. Be-verify yun para ma-check nila kung carnap o yung engine na yun galing sa carnap o hindi, kung tama ba, ganun ba. For checking lang, for verification lang mga sir. So pag meron na kayo noon, balik na kayo sa LTO. Kung yung sasakyan na itatransfer nyo, duplicate transfer nyo, nakarehistro na. Ang kailangan nyo na lang kunin, insurance. Kung kayo yung nag-rehistro dati, huwag na kayong kumuha ng insurance. Punta na lang kayo dun sa pinagkunan nyo ng insurance, magpagawa kayo ng endorsement ng sasakyan ninyo na ipapangalan na ninyo sa pangalan ninyo. So, bibigyan kayo ng endorsement ng pinagkunan nyo ng insurance. So, pagbalik nyo ng LTO mga sir, bigay nyo ulit sa PACD
Tapos sa pakbi, sabihin nyo doon, duplicate CR transfer, sir. Alam na nila yon. Basta ibigay nyo lahat, mga sir, yung original copy ng mga papeles na hawak nyo. Original copy ng deed of sale. Malimutan ko pala, mga sir, kailangan din nung ID sa deed of sale. ID ng vendor at saka bendy. Dapat meron at meron nyo, mga sir. Ulitin ko, mga sir, yung kailangan. Deed of sale, ID ng vendor at saka bendy with signature, kahit isa lang, basta valid, mga sir. Susunod doon ay yung affidavit of loss pag nawala nyo yung CR na naka-indicate doon na kayo na mismo yung nakawala. By way of deed of sale na kayo yung bagong owner. So, pag meron na yun, confirmation, ibigay nyo yung confirmation, confirmation na binigay sa inyo, HPG with crime lab, tapos yung stencil, saka yung endorsement kung nakarehistro nyo ng sasakyan nyo o kung hindi naman, isabay nyo yung registro, pakuha kayo ng insurance sa kaya emission. Yan lang, mga sir, yung kailangan. So, bigyan nyo lahat yon sa pakbi ng LTO. Sa inspector, pwede rin sa inspector para alam nila, mga sir, para may transact ng duplicate CR. Saka transfer kung hindi nakarehistro with registro. Dapat, mga sir. Sana may nalaman kayo sa pag-process ng duplicate CR with transfer na kayo na owner yung nakawala na. So, sharing, scaring, mga sir. Sana may matutunan kayo para hindi na tayo lumapit sa mga fixers na lumalapit sa LTO. So, para mas makatipid din tayo. So, have a good day, mga sir.